Magandang araw mga kaibigan. Magbigay ako ng reaksyon sa pinaka-latest na vlog ni Maharlika streamed just an hour ago. Ito, ang title is Sinisindak ang Taong Bayan. Inaabangan ko palagi ang mga vlogs ni Maharlika kasi sa ngayon, to me, very informational, educational, entertaining, and nakaka-inspire yung kanyang malasakit sa bayan. Nakaka-contagious itong si Maharlika. So, in-explain niya dito na yung lumalabas na harassment o paninindak, pananakot sa kanya na para bang makukulong na siya dahil may warrant of arrest, napailan na siya ng libel case. Sa kabuuan, ang sinasabi niya is ano? Hindi yon paninindak sa kanya. Dahil alam ni Maharlika na walang mangyayari talaga sa kanya. It's useless. Walang patutunguhan kahit may warrant of arrest sa kanya. Ang talagang tinutumbok, ang talagang gustong patahimikin ng nasa likod nitong kuno kaso warrant of arrest ay ang mga supporters ni Maharlika. And I totally agree. Kasi nakita ko dumarami ang followers o supporters ni Maharlika. Isa na ako doon. Nung una, nung inaatake siya ng kanyang credibility, medyo may mga huminto, may mga nag-call off. Kailang nung tuloy-tuloy ang kanyang pagpapaliwanag, paglalabas ng mga ebidensya, ngayon nagiging klaro na ano itong Maharlika na ito? Ang kanyang laban ay para sa taong bayan dahil ang isinisiwalat niya na hindi naman sinasagot ng PBBM admin. Wala, tahimik sila. E lumalabas, totoo. Marami siyang hawak na ebidensya. Kaya, totally agree ako. Gusto ni Tuning ba o ni Lisa Smudge na sinasabi niya, yung mga pakana na nagpakana nito na gusto nilang sindakin ang mga supporters. So, tanong, mga supporters ni Maharlika, masisindak ba kayo nang dahil dito sa arrest warrant na ilalabas na kay Maharlika? Ay, to me, never. Lalo akong susuporta kay Maharlika dahil ditong pinaggagawa nila na kalukuhan itong ginagawa nila eh. Sabi ni Maharlika nga, let me educate you, Tuning, Lisa, on cyber libel. Ito pa lang si Maharlika is frustrated lawyer. kaya pala ang galing niya. Makita niyo yung logic niya, yung pag nag-present siya ng facts. Madaling maintindihan eh. Siya? Parang teacher siya na talaga. Madaling maintindihan pag nagsasalita si Maharlika. To me ha, I don't know sa inyo. Frustrated lawyer, gusto niyang maging abogada, kaya lang, ano ba yung kurso niya? Communication arts. Parang yun ang pre-law niya. Pag natapos niya yun, ayun, mag-law. Kaya lang, dahil nga sa kahirapan sa buhay, hirap na hirap daw, naging working student pala itong si Maharlika. Parehas kami, working student din ako nung college. Janitor po ako, nung kolehiyo ako. Kaya nakapagtapos ng pag-aaral. Ayun, let me educate you. So, sabi ko na nga, very educational itong vlog ni Maharlika. At the same time, very revealing
na mas lalo kong naiintindihan ang tunay na kalagayan sa ating bayan. Kasi kung without Marlica, hindi ko nalalaman yung mga smuggling, yung mga tungkol kay Paul Soriano, tungkol kay Mike Anthony Sayarot, Alus Hoss, Michael Ma, siya lahat ang naglalabas niya. At tinitimbang-timbang ko, ano nga, may probable cause. Okay, so, ang cyber libel case is territorial. Kaya pala yung mentor ko, sabi niya is domicile o jurisdiction is important. Kaya pala ito, cyber libel is territorial. Ibig sabihin, kung may libelous statement si Marlica, kung saan niya ginawa yung libelous statement, doon siya dapat kasuhan. Ganun kasimple. Pagpalagay natin, grabe, mapanirang puri yung mga sinasabi niya. Kontra kay Lisa, Tuning, kung sino pa yung ina-atake. Doon man siya nag-vlog sa California. Applying the principle of territoriality, ganun. So doon siya dapat kasuhan sa California. Hindi pwede nga dito siya sa Pilipinas kasuhan. Ganun lang. Kaya kalukuhan talaga yung sinasabi ni Katunying nga nag-file siya ng cyber libel case against kay Marlica. Dahil wala eh. Oh, hanggang ngayon, nasaan yung complaint na ipinail sa piskalya? Sa ang piskalya, wala, walang naglalabas ng mga detalye yung complaint. Kung totoong may complaint, bakit hindi napornisan si Maharlika ng sopwena o ano, para makasagot siya? Wala. Ibig sabihin talagang walang naipail na kaso, pananakot, panggigipit yung sinasabi ni Katunying na nag-file siya ng kaso. Ito na naman, may warrant of arrest na. nasaan? Pampanga Regional Trial Court daw, yan ang petsa. So, nakakasabik yung challenge ni Marlica, catch me if you can. Ano yung sabi niya? Binigyan niya ng 5 days si Lisa ba o Tunying iserve yung warrant of arrest at ulihin siya. So, kung mahuli siya, bibigyan niya si Tunying ng 10 million pesos. O 4 days left na lang. O, yun. Ang challenge sa labanan nila. So, klaro na na, no? Hindi talaga pwedeng makasuhan ng cyber libel si Maharlika dito sa Pilipinas. May mga nagsasabi din na extradite siya. So, medyo may pagka BOBO talaga itong mga anti-Maharlika. Hindi nagre-research, hindi na, basta extradite. Anong extradition? Ang extradition, pagpapaliwanag ni Maharlika, again, dito ko lang, kasi nagre-research ito eh. Frustrated lawyer. Sabi niya, ang extradition para sa heinous crime, mga murder o crime against humanity, treason, plunder, yun, extradite. Ibig sabihin, si Marlica nakagawa ng heinous crime sa Pilipinas, tumakbo siya sa Amerika, doon nagtago. O yun, pwede siyang extradite, ibalik dito para dito sa itry. Ganon yun. Eh, hindi naman tumakbo si Marlica. Paano siya extradite? Wala talaga. At yung cyber libel, hindi kasama sa mga kaso na extradite dahil mababaw lang ang parusa ng cyber libel. Eh. Ano ba yun? 6 months ang pinakamababang imprisonment, pinakamataas is 4 years. So, ano, maliit na kaso lang o krimen itong cyber libel. So, ano pa? Marami. Marami siyang sinasabi na ako, natututo ako, at
Ulitin ko yung kanyang summary. Gusto nila tayong patahimikin. Gusto nila tayong sindakin. Tayo na sumusuporta sa Marlica. Ang sagot ko, never. I will continue to air my support, my blog of support, dito kay Marlica. Ituloy nyo lang, Madam Marlica, at nandito kami sa likod nyo. Ituloy ang laban ng bayan.